Lexine, isang bakang pangulong. Alam niyo ba na lagi kong inaabangan ang bakang ito dito sa Balar Fishport dahil gusto ko siyang i-feature, ikwento sa aking YouTube channel. Ang bangkang pangulong na to ay isa sa tatlong mga bangka ni Mr. Rodel Avellaneda, isang taga Quezon Province. Ang bangkang ito ay minsan na rin na-feature ng ating kaibigan na si Vincent Christopher Gonzalez sa kanyang YouTube channel na Vigon, na kung saan doon mapapanood ninyo ang mga tunay-tuneladang isdang huli ng bangkang ito na sinasakay sa mga truck at dadalhin sa Malabon. Ang video rin na yon ni Vigon ay humakot din ng daang-daang libong mga views, almost 400,000 views na ilang buwan lang ang nakalipas. Kaya nagkaroon tayo ng interest na may feature din ito sa ating YouTube channel at baka sakali na magkaroon din ng maraming views. November 8, 2021, araw ng Lunes, nang makita ko ang bakang ito. Pero hindi siya paparating, kundi papaalis pa lamang. Pabalik ng laot sa may Burnham Rise upang manghuli na naman ng isda, kasama ang halos 20 mga tripulante. At sabi ko sa sarili ko, aabangan ko siya sa kanyang pagbalik. Pero hindi nangyari yon dahil nakalimutan ko kung anong araw nga siya babalik. At lumipas ang ilang mga araw, Linggo, December 8, eksaktong isang buwan nung ako ay makabalik sa Fishport dito sa Baler. Pero nalungkot ako sa eksena ng aking nakita. Ang MV Lexine na aking inaabangan ay nakalubog na. Ang kwento sa akin ng mga taong naabutan ko sa Baler Fishport, ito ay pinasukan ng tubig. At dahil na rin sa katandaan ng bakang ito, ay hindi na nagawang mailigtas pa. Kaya mga kausam, ang bakang ating lagi inaabangan na inaasahan ko sana na may i-feature ko, may i-video ko yung masaya, yung marami siyang huling isda, maraming masaya, ang mga tripulante, ang may-ari ay mag-enjoy dahil successful ang kanilang panghuli ng isda. Pero hindi na mangyari yun dahil ang bakang ito ay lumubog na. Kaya tuwing titignan ko ang bakang ito ay aking ma-realize na sa buhay natin ay walang kasiguraduhan. Maaaring marami tayong plano, may mga panukala tayo sa hinaharap, pero wala tayong mapanghahawak ang ito ay mangyayari. Kagaya na bakang ito na umabot na sa punto na siya ay magpapahinga na. Kaya mga kausam, sa darating ang taon na 2022, hindi natin alam kung ano mga mangyayari pa. Pero isa lang sigurado, pagkatiwala natin ang buhay natin na may-ari nito. Sa Diyos na siya nagpahiram sa atin at nakakaalam ng mga bagay na nakakabuti para sa atin. Pagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating mga plano, mga iniisip, mga panukala sa darating na mga taon. At tiyak na magkakaroon tayo ng katagumpayan. Kaya mga kausam, nawa maging aral o lesson sa atin ang pangyayaring ito at patuloy tayo na lumaban sa buhay na ito at magtiwala sa Diyos. O hanggang dito na lang mga kausam. Sana may natutunan kayo at sana ay na-inspire ko kayo sa araw na to. So, hanggang dito na lang. God bless everyone. Have an awesome day. Always be awesome. And Happy New Year, everyone. Advance na. Thank you sa inyo patuloy na suporta kay Awesome Talk. Bye!